Okay, so tapos na yung quadricep natin. Sunod naman na yung ating hamstring. So, yung nasa likuran naman. So, ang kailangan nyong gawin, upo lang ulit kayo sa lapad ng ganito. Tapos, ibubukan nyo yung mga paa nyo ng ganito. Siguro at least mga 90 degrees. Okay, hindi naman kailangan masyadong bukang-buka. Pero, hindi naman din masyadong ganito ka naro. Dapat at least 90 degrees. Okay? Tapos, ang sunod yung gagawin ay hawakan niyo yung paa ninyo. Hawakan niyo yung paa ninyo ng ganito at susubukan niyo idikit yung dibdib ninyo sa inyong tuhod. Alright? Nang ganito. So, mapapansin nyo na mai-stretch yung hamstring ninyo. Maramdaman nyo yan. Okay? So, tungkol sa hamstring, tungkol sa tuhod natin, dapat hindi siya naka-straight talaga. Kasi pag naka-straight siya, ang mararamdaman nyo na nai-stretch sa inyo ay yung nasa likuran ng tuhod ninyo. Kaya dapat merong konting pag-bend ng tuhod na katulad ng ganito. Tapos nakapanatili nyo na naka-straight yung pataas. Mararamdaman nyo na kapag ina-adjust nyo yung pag-bend ng tuhod nyo ay yung stretch, yung kirot ng stretch, mararamdaman nyo na tumataas papuntang kwet. Alright? So, ang mahalaga, habang ginagawa nyo ito, habang pinapanood nyo ito, dapat ginagawa nyo rin yun. Yung stretching na sinasabi ko, para mas madali nyo maintindihan. Alright? So, ganito lang mga idol. Medyo naka-bend. Hindi masyadong straight. At medyo naka-bend. Didikit, subukan nyo idikit yung chest ninyo. Kung hindi nyo kaya idikit yung chest ninyo, pagbigyan na kayo, lalo-lalo na talaga na hindi nyo magagawa yun. So, kailangan nyo gawin, paunti-unti, araw-araw nyo ito gagawin, araw-araw, susubukan nyo gawin yung paunti-unti. Huwag nyo dadayain na ididikit nyo yung tuhod nyo ng ganito. Okay, dapat yung katawan, dapat yung chest nyo ang didikit. Alright? So, gawin nyo yung 30 seconds. Kabila naman. Okay? Tapos, ang pangalawang stretching para naman sa hamstring ulit ay nakaganito pa rin kayo, pero ang gagawin nyo ay susubukan nyo naman na may abutin. Imagine nyo mayroon kayong abutin dun. Okay? So, yung tuhod nyo mananatili pa rin na medyo naka-slide na naka-bend, pero ganun pa rin. Ibang direction nga lang yung patutunga ng katawan ninyo. Okay? So, bali magiging ganito. Bali, ganun pa rin, susubukan nyo pa rin idikit yung chest ninyo sa lapay. Okay? Subukan nyo na idikit. Pero hindi naman kailangan talaga dumikit. Pero maramdaman nyo talaga na nag-stress yung hamstring nyo ulit. Thirty seconds. Dapat gawin nyo ito mga idol. Okay, tapos na. Ngayon naman ay para sa singit. Okay, so para sa singit, ito naman yung dapat yung gawin. Ito ang tinatawag na butterfly. So, kailangan nyo gawin ay para kayong mag-Indian sit. Okay? Dito. Pag didikitin nyo yung mga talampakan nyo, dapat magtagtag po sila. Tapos, magiging ganito yung kalalabasan. At, ang gagawin nyo ay hawakan nyo yung mga paa ninyo. Tapos, susubukan nyo ulit idikit yung chest ninyo sa talampakan naman ninyo. Okay? At, kapag ginagawa nyo yun, panatili nyo na nakabuka to. Tapos, pipigilan nyo yan na nakabuka sa pamamagitan ng inyong mga tuhod. Ng inyong mga siko. Kaya hawakan yung paa nyo, didikit yung chest ninyo, tapos dalagay nyo ng harang.
na hindi siya na hindi ka ganito yung mga paanin nyo. Alright? So, bali, ganito ang malalabasan. So, mararamdaman nyo na nai-stretch yung mga singit ninyo at sana ginagawa nyo to habang pinapanood to para mas naiintindihan nyo yung mga sinasabi ko. Mas madali nyo makukuha. Alright, so huwag nyo rin kalimutan na huwag nyo itong bibiglain, dapat daan-daan lang. Pag binigla nyo ito, baka mapunit yung ini-stretch ninyo at ma-injury kayo. So dapat daan-daan lang. Alright, ang next naman ay para ulit sa singit pero ibang posisyon. Okay, so ang kailangan nyo gawin ay ibukay yung mga paanin nyo wide, dapat wide, nakabukay yung mga paanin nyo at para kayong mag-i-squat, half squat, na katulad nito. Sunod, para ma-stretch yung singit ninyo ay gagamitin nyo ulit yung mga siko ninyo para pangharang or pangpigil na mag inward yung inyong mga tuhod. Okay? Or para mapanatili ninyo na yung mga binti ninyo o yung mga tuhod ninyo ay nakabuka. Okay? So, ganito. Okay? So, sana nakikita nyo. Alright. Tapos, gagamitin nyo ngayon yung weight ninyo, yung bigat ninyo. Okay? So, para ganito. Gagamit ko yung weight ko. At, gagamitin nyo naman yung gamitin nyo yung weight nyo. Pag ginawa nyo yun, mararamdaman nyo na na-i-stretch yung inyong singit at para mas na-stretch lalo, dapat mapanatili nyo na yung mga paan nyo nakabuka. So, kailangan nyo ng na mapigilin yun gamit yung mga siko ninyo. Alright? So, katulad na ulit sinabi ko, sana ginagawa nyo para mas maintindihan nyo. Okay, 30 seconds. Dapat dahan-dahan lang. Huwag nyo bibigyan. Huwag nyo iba-bounce. Hindi maganda yon. Okay, so pag-alis ulit, dahan-dahan lang ulit kasi talagang masakit yan. Okay. Whew! Okay, ang next ay para naman sa ating puwetan. So para sa puwetan, ang static stretching na ginagawa ko ay ganito lang. Upo ulit kayo sa lapag. Tapos ilalagay niyo yung mga paa niyo lang ganito sa harapan ninyo. At yung isang paa nyo, i-cross nyo sa isang paa nyo. Yung ganito. Alright, so sana medyo nahirapan ako ipaliwanag kasi dapat talaga ginagawa ito. Okay, pag na-cross nyo yung mga paa nyo, yayakapin nyo ngayon yung binti nyo. Yung ganito. At susubukan nyo idikit yung tuhod nyo sa opposite na balikat ninyo. Okay, so kung ini-stretch ninyo ay yung kaliwang puwetan ninyo, ang ididikit nyo yun sa kanang tuhod nyo, yung tuhod, kanang balikat nyo. Alright, so ganito. So, ganito pa lang mararamdaman nyo na na-i-stretch yung puwetan ninyo, banda rito. Okay, so yakapin nyo yan, susubukan nyo ididikit yung tuhod nyo sa opposite na balikat ninyo. Okay, so yung paa nyo dapat naka-straight. Pwede nyo rin ganito. Pero dapat hindi siya lumalabas. Alright? Siyempre, dapat kabila ulit. Okay, i-cross nyo, tapos subukan nyo i-dikit sa opposite ninyo, sa opposite na balikat. Okay, so maramdaman nyo na i-stretch yung puwetan ninyo. Okay, so 30 seconds yun ha. Tapos, sunod ay, para sa puwet ulit, higa naman kayo at iangat yung paa ninyo. Tapos, para kayo magdidikwatro ng ganito. At, ididikit nyo naman, so side lang ako. Okay, so ito yung side. Para kayo magdidikwatro ng ganito. Tapos, tawa isa yung kamay nyo, nilagay nyo dito sa isang paa ninyo. Tapos, itong tuhod ninyo, ay
ito yung kabilang side. Okay, para mas maganda yung angle nito. So itong opposite na kamay ninyo sa na naka-opposite sa punta sa binti na ini-stretch nyo, ilalagay nyo dito. Tapos itong isang kamay nyo ilalagay nyo dito. Okay, so yan, so napakadali lang, di ba? Tapos susubukan nyo naman, kung kanina sinusubukan nyo na idikit yung tuhod nyo sa opposite na balikat ninyo, ngayon naman susubukan nyo naman na idikit itong paa nyo sa balikat nyo. Alright? So, ganito lang yan. Hilain nyo. Okay? Dapat, gagamitin nyo rin yung, pwede nyo rin gamitin tong kabilang binti nyo para mas matulungan kayo na mahila papunta sa balikat ninyo. Okay? So, kung ginagawa nyo to ngayon habang pinapanood to, check na nararamdaman nyo na na-stretch yung pita ninyo. Alright, so syempre dapat sa kabila rin. Dapat pantay. Okay, so pwede nyo rin gawin na lagyan ng parang kalang dito. Gamitin nyo isang kamay niya pang kalang. So pwede nyo itulak. At maramdaman nyo na medyo mas natatarget nyo. Alright? So kung hindi nyo kayang gawin yung position na to, pwede kayo magpatulong sa kapatid ninyo, sa kung sino man yung kaibigin nyo, kung sino man yung pwede kayo magpatulong. Alright? Kasi sila makakita, sila Teddy, hindi nila kaya gawin yung mga stretching pag isa, tinutulungan ko sila. Alright? So, yun. Okay, so ang pangatlo, para pa rin sa puwet, ay hihiga naman kayo ng ganito. Talagang hihiga kayo. Tapos, iangat nyo yung isang paa nyo at i-over nyo ng ganito. Alright? So, papanatalihin nyo na naka ganito yung posisyon sa pamagitan ng paghawak nyo sa binti na yun. Okay? So, dapat naka-straight yung katawan nyo, hindi gaganito. Dapat naka-straight, nakalapat yung mga likuran nyo. Tapos, mararamdaman nyo na na-i-stretch ulit yung puwetan ninyo. Okay? So, 30 seconds yan. Tapos, dapat kabila rin. Alright, so ganito ah. Sana nakikita nyo mga idol. Itong maayos. Okay? Tapos, bibigyan kami ng side view. So, ang side view ay ganito. Okay, so i-stretch natin ito. Tataas natin yung binti natin. Hawakan natin yung binti. At ipapaling sa kabilang direksyon. Alright? So, yan. Panatili nyo nakalapit yung mga ikulan nyo. Okay. Pinagpapawis na yung likod ko. Tumutulog na. Alright? So, ito naman yung kabilang side. Okay? So, ito naman yung side sa iba, sa ulunan ko. Alright. Okay, so tapos na tayo sa puwet. Ang next naman natin ay para sa ating calves. So, itong stretch nga to, ito na ano to eh. Isa nito sa mga common na stretching para sa calves. Tara na. So, para sa calves, ang kailangan nyo ay humanap kayo ng pangit at ibigin yung tunay. Hindi, joke lang. Humanap kayo ng parang ano rin, elevated surface. Okay, kasi kailangan talaga naka-elevate kayo. Tapos, ilagay nyo yung mga paa nyo ng ganito. Para lang kayo nagka-calves raises, pero naka-pirme para ma-stretch. Okay? So, yan. I-stretch ko na yung sa akin. Ganito na gagawin nyo. Sa kabila rin. Alright. Tapos, kung gusto nyo naman na maram na-stretch yung dito ninyo, malapit sa
sa Achilles ninyo, ay ang kailangan nyo gawin ay i-bend yung slight yung toe nyo. Okay? Kapag yung binti nyo naka-straight, mararamdaman nyo na talaga natatagit yung muscles ninyo, na yung calves ninyo. Pero kapag medyo binend ninyo, mararamdaman nyo na yung stretching or yung kirotsa stretch ay bumababa dito. Okay? So, yun. So, 30 seconds din yan. Ngayon naman, ang sunod ay yung stretching para sa muscles na to, yung nasa harapan or yung nasa shin natin. Okay? So, okay ako nung okay kasi parang na ano ko na nagigits yung sinasabi ko. So, ito ang kailangan nyo gawin. Para ba, yan. Ganyan lang. Maramdaman nyo na lagi stretch yung muscles nyo dito sa may isa may shin ninyo. Kabila ulit. Maramdaman nyo rin na kapag ginagawa nyo ito, maano nyo na medyo masakit sa mga toes ninyo yung ganito. So pwede kayong gumamit ng karton or kahit anong bagay na makaka alam mo yun. Kahit anong bagay na makakatulong sa inyo para hindi sumakit yung toes ninyo pag ginagawa ito. Okay, so yan lang mga idol. At so yun nga mga idol, yung mga static stretching na ginagawa ko everyday na nakatulong sa akin para mag-improve yung flexibility ko at mas maging effective yung training ko. Kaya naman, sinisigurado ko na kapag ginawa nyo yun daily, nag-improve yung flexibility nyo, makakatulong din talaga sa inyo yun. Alright? So medyo pagpasensyaan nyo na yung video na to kasi hindi siya entertaining. Okay? Kasi wala masyadong edit. Pero ang mahalaga naman, di ba, kung ano yung natutunan nyo, kung ano yung ibahagi ko sa inyo. Alright? So, yun lang. At alam ko naman, yung talagang makakapanood lang ng video na to, ay yung talagang mga serious na talagang seryoso sa magpataas ng talon. Kaya naman, kung nakarating ka hanggang dito, maraming salamat.